pinaltok ngayon din sa bukid mga kamangyan, kaya naman for the go. At dahil nga niyo katatapos lang magtangalian, ay nag-request ho si nanay na ipagluto ko raw naman ho siya ng merienda. Ay tinanong ko ho siya kung ano baga ang nais ng mapagbigyan. Abay, ang gusto daw ho ay pinaltok. Tama, kala mo may handaan. After ko mapaghalo yung tubig at glutinous rice. Glutinous rice? Akala mo naman, yun ho yung malagkit na nabibili sa mga grocery gayan. Ay meron naman ho kami malagkit din sa bahay mga kamangyan. Ang kaso nga nila ang ho ay hindi namin napaghiling. Kaya sabi ko nga ni, ay shit, mabili na lang din sa grocery ng mabilis-bilis. At dahil nga ni ho, matagal na kami hindi nakakapagpinalto, kaya yan ho si nanay at si tatay, sabi, ay sila na raw ho yung mga gabilog-bilog diyan. Nakakatuwa nga ni ho silang tingnan diyan. Gawa na nga ba yung nagkakwentuhan. At habang abalang-abala ho sila diyan, kako, ay matagal-tagal pa naman yan bago matapos. Kaya kako, ay aintindihin ko naman ho yung iba pang mga kailangan sa pagluluto ho noong pinaltok. Ay alam nyo gaw mga kamangyan, hindi ko na nga ni ho matandaan kung kailan ho ako huling kumain na rin pinaltok. Pero tuwing nakakakain ho ako nun, ang dami mga alaalang pumapasok sa isip ko. Hoy, OA! Kasi ho dati, nung bata pa ako, nung nabubuhay pa ho yung isa kong lola, lagi ho akong bit-bit nun sa birthday yan. As in kung may birthday sa buong barangay, apuntahan talaga. Tas ang una ho niyang asandok sa akin, ayun nga ni pinaltok. Ay di gayo naman ho, ay pagkabigat-bigat sa chan. Oh, ay dun pala sa pinaltok, ako ay busog na. Ay di hindi ko natikman yung ibang handa. Tama. Tapos ho mga kamangyan, dati, syempre ako ay bata pa noon. Hirap na hirap po akong kumain ng pinaltok noon. Gawa nang syempre yun ay malagkit. Ay ako nasasamiran. Tapos yung pagkabilog pabaga ho doon sa pinaltok. Ay ang pagkalaki yung kala mo ay isang kamauna. Ay hindi, sobra naman yun. Eh, nakikain na nga nila. Ay, gareklamo pa ay. So yun, balang inagawa ko noon. Ang inakain ko lang yung pinakasabaw. Tapos yung parang mga sago-sago. Ay ang nakakalungkot doon. Yung ibang naghahanda, walang sago. Puro malagkit. Tapos akala ko ho, at tulungan ako din ni tata. Yun naman pala ay magapapako na rin lang ka. Hoy! Ang sunod ko naman ng agayatin mga kamangyan ay arehong mga kamote na nabili ko pa ho sa Changi sa bayan. Parang nasa 40 pesos lang ho ang kilo na re. Tapos ang mga nagatinda ho niya ay yung as in talagang mga tagabundok na mga nagatanim ho ng mga kamote. Talagang sariwang-sariwa ho yan mga kamangyan. Sa sobrang sariwa, may mga lupa pa. Ang pinakabiling-biling nga ni ho ni nanay kapag magaluto daw ho niya ang pinaltok ay lagyan nga ni ho niya ang kamote. Hilig din ho kasi ni nanay talaga magkakain ng ganyan gawa nung nandun pa sila dati nakatira sa Marinduque. Ganyan daw yung mga tanim nila so kapag wala daw silang makain mag-alaga lang daw sila niya ang kamote sobrang bigat na sa tiyan. So mas masarap daw yung pinalto kapag meron niyaan tas gadagdag daw yan ng kulay. Wow, Crayola yarn. Dinamay-damihan ko na nga ni rin ho na rin mga kamangyan gawa ng aba ay maumay din ho kapag purong malagkit ano. After ko magayat lahat mga kamangyan kako ay mapunta naman ako din kay nanay at ako ho ay matulong-tulong sa pagbibilog-bilog ho na rin malagkit. Alay, kahit naman nung bata pa ako, kapag may mga agawin ho sila nanay, kunyari gagawang suma, gusto ko, makikikaw-kaw din ako doon, kunyari natulong. Ay, arin naman nung sila nanay, ay galit na galit ho noon sa akin, gawa ng imbis na mapabilis yung trabaho, ay lalo hong nagatagal dahil sa akin. Uy, pasensya naman din. At after ilang minuto ho mga kamangyan, ayan na ho yung 846 pieces. Hala, binilang. So after ho noon, ay ayan naman ho si nanay, at mag-intindi na raw ho siya noong gata na agamitin ho mamaya. Ay ganadong-ganado nga ni ho diyan si nanay, gawa lang siya ho yung nag-request niyaan. Aba, ay ako ho inakabahan. Wari ko'y masusundan ng aming bunso. Uy! Ay paano nga ni ho yun? Kunyaring buntis si nanay, asabi niya, anak, ikaw man din, pinaglihi ko sa pinaltok. Uy, binamain! Ay sa totoo lang mga kamangyan, di kayo may nabibili naman na ho ngayon na gata sa bayan. Ay kaso nga nila ang ho, dahil nga ni Aray pinaltok, marami-raming gata yung aming kailangan, ay baka kami ay magastusan. Ay, binagatipid! At dahil marami naman ng puno ng nyugdini sa tabi-tabi, ay dinanungkit na lang si tatay. Siyempre, sinigurado na wala yung may-ari. Ari naman nung si tatay ay nagsimula na hong magatong dini para raw ho ako naman ay makapagsimula ng magluto ay for the go. Bale, ang una ko ho munang ginawa ay dinilagay ko ho muna yung gata dini. Tapos ho, naglagay na rin ako diyan ng langka gawa nang wala ho kami noong langka syrup. So inalagyan ho noon para mas manuot yung amoy at saka yung lasya nung langka. Uy. Nung medyo nakulo na ho, ayan na ho at isa-isa na naming nilagay ay mga binilog-bilog naming malagkit. Ay inaisa-isa ho namin diyan gawa nang nagdikit-dikit na ho yung iba. Tapos sa mga kamangyan, kapag magaluto ho pala ng pinalto, kailangan ho ay may at maya yung paghalo, gawa ng magatotong ho yung sa ilalim. Tapos ho, din sa amin, ang tawag ho na rin ay pinaltok, pero sa iba yata ay bilo-bilo. Ewan ko lang din ho sa ibang lugar kung ano ho yung tawag. Tapos nga ho pala mga kamangyan, naalala ko ho, hindi lang pala rin inahanda sa mga normal na handaan. Kami ho noon,
diga may mga Flores de Mayo, gayan. Diga ho, yung ibang nagapaalay, ang abigay lamang ay candy, gayan. Pero kapag yung gapaalay ho, ay medyo may kaya. Alam nyo na yun, medyo napayaman niya man. Ang pamarienda nun ay pansit, o kaya naman din ay pinalto. Tas di, naka-plastic yan. Di kami mga bata, tuwan-tuwa kami. Tapos syempre, kailangan pumila para hindi magkagulo. Eh dahil nga niyo, medyo mahinhin ng tiya mo. Wow, mahinhin. So doon ako napupunta sa hulihan. Eh di, tuwan-tuwa yung mga bata sa unahan. Pagdating sa akin, ang nakukuha ko na yung sabaw na lang. Wala na yung pinaka-bilog-bilog yung mga sabu-sabu. Tama, sabaw na lamang yung nakuha. After ilang minuto, mga kamangyan, ay garne na ho yung itsura. Tsaka ako naman ho, sinunod na ilagay arihong mga kamote. Ay alam nyo gaw, mga kamangyan, diyan pa lang ako'y gutom na, gawa ng naamoy ko nga ni ho, aring pinalto. Ay kahit busog pa ho ako, ay mapapakain na naman ng marami. Ay, nilagay ko na rin ho pala aring saging na ginet-get ko kanina. Tapos, sinunod ko na rin hong ilagay arihong asukal. Pwede naman ho yung asukal na brown, pero dahil maarte kami, asukal na puti. Nilagay ko na rin ho aring mga sago na nabili ko sa palengke. Yan naman ho ay luto na. Gawa nung dati ho, nung ako nagluto, yung pagkatagal-tagal, ubos ng panggatong. Ay, di naman. Naglagay na rin ho pala ako diyan ng konting asin para raw ho, mas lumitaw yung tamis. Ayan daw ho ay sikreto, pero dahil sinabi ko na, ay, nabuking, oo. At after ilang minuto nga niyo, mga kamangyan, ayan na ho at luto na ang ating pinaltok ay for the go. At dahil nga niyo, kanina pa akong gutom na gutom at takam na takam ho din sa pinaltok, ayan na ho at nauna na akong magmerienda. Grabe ho, mga kamangyan, habang inatikman ko ho, aray, ang dami ko pong mga naaalalang memories. Hoy, ang arte. So dati ho, tuwing hapon, may nagatinda ho doon sa may tabing kalsada sa amin doon. So alam na ho agad namin na may tinda kapag maraming tao o kaya naman amoy na amoy agad namin bago yung pagluluto baga ng gayaan. Tapos syempre naman ho, pinatikim ko na ho din siya nag-request. Gawa nang yan nga ni eh, gustong gusto ni nanay. O baka naman ang dahil dyan, ako'y payagan mo nang mag-asa. Hoy, hindi gayoy. Ay syempre ho, kapag garning merienda, hindi mawawala ang mga chismisan. Ay, for the go. Tapos after ho namin magmerienda, mga kamangyan, ayan naman ho si tatay at nagyakap na mamitas daw ho kami noong sitaw na tinalim niya nung nakaraan. Natatawa pa nga ni ho ako diyan, gawa nung yung sitaw ni tatay, hindi man lang nilagyan ng haligi. Ay tama, pinagapang. Ano yung kalabasa? Uy, ibe naman. Pero nakakatuwa ho, ari mga kamangyan, gawa nung sobrang sipag yung bumunga. Ay feeling ko nga ni ho, ay magiging negosyo ho namin, ari. Uy, sumubra ka naman. Sabi nga ni ho diyan ni nanay, ay makakatipid-tipid siya, gawa nang yan na daw ho, yung alutuin niya, pang ulam ho mamayang hapon. Ay nanay, huwag mo naman puruhing sitaw ha, ilagyan-lagyan mo naman kahit kunting karne. Ay, ibe naman. At dahil nga ni ho, nagutom na naman kami doon sa aming ginawa. Hala, ang bilis naman. Kako, ay marami-rami pa naman ho aring tirang saging doon sa pinalto kanina. Ay, gagawin ko na lang ang hungturon. Ay, for the go. Isa nga ni ho sa mga paborito kong merienda yan, mga kamangyan. Tapos dati, di may nagalako sa amin na turon. Nabibili ho namin yun ng dos, tapos namamahala na kami noon dati. Doon ho sa dos na turon na yun, grouping laki na noon. Ngayon ho, may mga nagatinda pa rin ng turon, kaso nga nila ang parang 10 or 15 na. Ay, sadya naman hong gayon, gawa nang syempre ang mahal na ng mga bilihin, ng mga sangkap doon. Oh, akala mo naman sobrang dami. Ay, gayon na nga niyo, mga kamangyan, ginet-get ko lang ho aring saging at pagkatapos ho noon, ay nilagay ko na ho dyan aring wrapper. Ay, madali lang naman ho aring gawin, bali yung saging ho, adot-dot lang ho din sa asukal. Tapos ho, siya kapagsamasamahin ho doon sa wrapper para mga tatlong gayet na saging pwede na ho yun. Aba, ay wag naman hong mga 30 at baka naman masira yung wrapper. Ay, for the go. Isa-isa ko na nga niyong nilagay diyan yung turon, mga kamangyan, para ho maprito na. Sayang nga niyo at hindi ko na ho nalagyan ng langka, pero mas masarap po sana kung meron noon. Ay, naubos na ay. At dahil nga niyo, saglit lang naman aring maprito, mga kamangyan. Ayan na ho, at isa-isa ko na hong nilipat ng lagayan. At ari na nga niyo yung turon, mga kamangyan. Bili na kayo sa islaang. Uy, bakit nagbenta? Dinami-damihan ko na nga niyo, ari mga kamangyan. Gawin lang syempre ho, hindi lang ako yung makain dini niya ah. At after nga niyo ulit namin magmerienda, ayan naman ho si tatay. At dala-dala na ho aring pinaltok. Ay, alam niyo na, pamigay na ho namin ulit yan. Gawa ng abay, so sobrang dami ho niya ay, hindi naman namin yan mauubos. Dali-dali na rin ho pala akong umuwi, mga kamangyan. Gawa ng ngayon din ho, ay may apuntahan ho kami. Grabe, mga kamangyan, sobrang excited ho ako diyan. Gawa ng ngayong araw nga ni ho, ay mabili na nga ni ho ako ng sarili kong lupa. Yee, for the go. Ay, grabe nga ni ho, yung support ni nanay at tatay diyan. Gawa ng talaga namang sinamahan pa ho ako para ho sa pag-iintindi ho na rin mga papel-papel. Kinabukasan ho, ay pumunta na ho kami din sa law office kay Attorney Margaret para ho
ho magkapirmahan na. So dinaan ho talaga namin din eh para ho hindi ho magkaroon ng problema in the future. In the future, kala mo naman talaga. At syempre ho, kasama rin namin yun hong may-ari ng lupa. Ay sobrang bait ho na rin mga kamangyan, syaka ho nung misis niya. Yoy. Natuwa nga niyo ako sa mga bata diyan mga kamangyan. Gawa nang nanonood daw ho sila ng vlog. Ay sus na may. Ay di ayun na nga niyo mga kamangyan at nagkapirmahan na ho kami diyan. Ay pagkarami-rami hong papel na pinirmahan. Alam niyo yung parang artista tas ang dami nagpa-autograph. Uy, hindi gayuin. After ho niyan mga kamangyan, ay di nagkabayaran na. Ay, ubos man din ang kwarta sa Eid. Uy. Kinabukasan ho mga kamangyan, ay ayan ho at binisita ho namin aring lupa. Grabe ho, hanggang ngayon, hindi pa rin talaga ako makapaniwala. Gawa lang yung lupa hong ere, ay inatingnan-tingnan ko lang. Wow! Naalala ko nga ni ho, na nito lang March 28, nagchat pa ho ako doon sa aking kapatid. Tapos ho, nagsend ho ako ng picture ko, tapos sabi ko, selfie muna sa lupang malabong maging akin. Uy. Tapos after ilang buwan lang, ayan na ho, at atin na aring lupa. Uy, grabe naman. Siyempre ho, hindi ko naman ho aring maaabot kung hindi dahil sa tulong ni Lord, sa support ho ninyo mga kamangyan, at siyempre ho, sa mga mahal ko sa buhay na naging sandalan at inspirasyon ko ay for the good. Kaya kayo ho mga kamangyan, kung may mga gusto ho kayong ma-achieve sa life, go lang kasi wala naman ho talagang imposible. At ayun na nga niyo mga kamangyan, mamimili pa rin ako ng bibigyan ng TikTok 2000 GCash. Basta i-follow nyo lang ang ating page at i-share ho aring video, ano? O ay siya, hanggang dito na lang ho aring ating video at ako'y gamuni-muni pa din ha. Siya na, bye-bye, love you. Uy!